Hey guys, Gio here of Global Koi Center. Ngayong araw, papakita ko sa inyo ang aking munting fish farm. Payak na fish farm, poor man's fish farm dito sa amin sa province. So, without further ado, let's go! Huwag kalimutan na subscribe at i-hit ang bell notification button para ma-update kayo sa aking mga bagong videos. So magsimula tayo dito guys sa loob ng bahay namin. Ito ang bago na natapos ko na na project, itong Beta Rock. Yan, marami pang bakante. Bibili pa tayo ng mga bagong beta. Ito pa lang na bibili natin ng mga breeders, iba't ibang klaseng beta fish yan. Ino-condition ko muna para bi-breed para dadami sila. At nagawa pa ako ng additional beta rack doon, saka dito. Tali dining namin ito. Dining area namin ito, dito kami kumakain. Masarap kasi kumakain at saka nanood ng maraming stress sa tali. Nakakawala ng stress. So, ito, ginawan ko na malaking bintana para papasok ang morning sunlight dito sa loob. Saka dito, overlooking ito sa mud pan ko dyan. Doon, mud pan yan. Saka lagyan ko ng koi pan dito. Gagawa din ako ng koi pan dito. Saka doon, garden ko. Meron akong ground orchids doon, bago yan. Saka mga bonsai, ilalagay ko dyan, i-arrange ko pa yan. Saka orchids, meron akong banda na nilagay doon, mga banda orchids. Saka ito mga spider plant, i-move ko yan doon. Arrange ko yan, garden yan. Ito ang scenery ko guys. Kasi nasa probinsya ako. Tira ko sa lumang bahay. Yan, marami kami fruit trees. Yan ang ride motorcycle ko yan guys. Yan. So ito ang mga betas ko guys. Ito isang beta din ng anak ko. Yan, mayroon siyang apat na tank. Yan siya naglalaro. Gusto niya yung isda. Tsaka workstation niya. Nahinanood ng TV. Tsaka workstation ko dito. So, punta na tayo sa labas guys. Yeah. Oops! Boots na tayo kasi maputik. Yan, may gati ako dyan sa langgan. Itong water source namin guys, deep well. Kailangan kasi mga backup ko na Daphnia Magna Culture. Yan, nilagay sa iba't madaming nalagyan para in case mayroong magka-crash, mayroong backup. Yan, Daphnia din yan. Ito gagawin ko pa yan, old pig pen namin ito. Ipaano, renovate ko ito, gawin pan. Yan, bonsai ko. Pycos. Oh, balite. Ito. I-renovate natin. Old pig pen ito guys. Kainin natin ito mga isda. Lagyan ko ito ng goldfish. Yan, ito ang mga pagkain nila guys. Gusto nila nito, koi king.
Yan, ito ang pig pen pond natin. Yan ang pan ito. Pag inubit natin kasi yan. Sira. Ito. Ito yung isang ornit dito. Yan. Ito mga breeders natin to guys. Ito mga koi breeders natin guys. Mayroong helicopter yan. Malapit kasi kami sa anong kampo na militar. Dito ano po, lemon, baliti ng ano, bonsai. Ito guys, nasira. I-fix natin to. Ayan, gapis din. HB blue, yung merong madam ang water plants lang ang nag-serve as natural filtration niya, yung Vallisneria, so makikita nyo. So very clear ang tubig. Okay. Ito din ang tingnan nyo. Inuhukay na yung, ang pan ito guys, inuhukay. Matagal na ito, 2018 na yata ang nasira lang yung dito sa gilid kasi na ano, tamaan ng araw. Dito gagawa bago ng bago, cemented na guys. Para hindi laging nasisira. Ito, goldfish. Calico oranda guys. At saka rin. Yan. Punta na nyo dito. Gapis din ito guys. Happy AFR. Ito Dumbo na red, real red eye yan. Ito shrimp, red cherry, yellow at saka blue shrimp. Dito guys. At saka mayroong Daphnia magna. Yan. Dito, may fry ako dito ng oranja. 1 week old pa yata. Ito. Ipifix ko pa yan. Sira. Napunit na ang trapal. Punta na tayo dito sa mud pan ko. Guys. Thank you.
dito mga butterfly. Mga butterfly coefficient guys na ginuguhat ko. Gawing ano breeders. Nasa 1 year sila ngayon. So 2 more years para magbi-breed sila. Yan, mga koi na nasa labas, mga malalaki sila kasi malaki ang nilalanguya nila. Okay, yung nasa labas, mas malaki compared sa nasa loob ng fish cage. Umalis yung isang malaki. Which is binubuli yata ng malalaki na snakehead at ano. May tilapia ditong dalaking tilapia na malalaki na. So ito ang unang fish kitchen guys. So dito sa mud pan. Punta na tayo sa isa. Ayan yung mga malalaki na koi. Okay, punta tayo sa yung maglikit na second fish cage ko. Yan si Mimi. Oh, Mimi. Yung kambing ang ano. Yung kambing ang tiglilinis ng mga damo dyan guys. Hindi niya kaya. Kaya dagdagan natin siya ng dalawa. Ito yung ano mga fry. Half fry. Fingerlings siya. Yeah. Malapit na itong marvis. Kaya gagawa ako ng dalawang tangke. Para lalagyan nila. Abangan namin yun guys. Yan. Yan guys. Tingnan natin sila na ito. Favorite nila ito. Ito, Koi King Growth. Ito ang pinakamura sa mga ano at saka pinaka effective based on my experience guys. Yan. Hindi kayo, hindi gano mabilis silang lumaki kasi nakasaloob guys. Saka madami ng naglalabasan na anong wild fish. Nagkukumpit sa kanilang growth. Yung pansin nyo, mayroong maraming gurami, Philippine gurami. Saka ano, may climbing perk, saka catfish. Yan guys, dami po kong malilinis ano, wala nang itong buhay ano, probinsya. Yan, malawak. Malapad ang yung matitingnan yung bukit. Yan. Safe kami from COVID dito guys. Yan. So guys, please support my channel guys. Kahit ano lang, mag-throw comment, like. Para ano dadami ang ano subscriber ko para makabili ako ng ano license ng Filmora para matanggal yung watermark saka ano
makagawa pa ako ng mga informative videos about koi fish keeping, other fish keeping, guys. Tanong din kayo, guys, kung anong gusto niyo gawin kong videos. Request lang kayo, comment down below. Saka kung sino yung gustong magpa-shoutout, comment down below. O yan, guys. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and hit the red bell notification button, guys. Thank you sa suporta niyo, guys. Keep safe and God bless. Happy fish keeping to all.